Okay, so now, start tayo sa problem natin regarding a multi-pressure system. So, ang type natin is dalawang compressor and then two evaporator. So, ngayon, binigay ko yung detailed na given and then babasahin ko yung original problem. So, ito yung pinaka-problem niya. Sabi, ito, stage R22 system using flash gas removal and intercooling operates on two compressor and two evaporator system. The condensing pressure is 1,600 kPa. Ito yung P-condenser natin. Then the saturating pressure of intermediate temperature evaporator, ito yun, intermediate pressure natin is 600 kPa. Then its refrigerating capacity is 150. So dito 150 kilowatts yung capacity ng ano natin, ng evaporator natin at high side, at high side. Okay, then next, ang sabi dito sa ano, the saturation temperature of the low pressure evaporator is equal to negative 25 degrees Celsius and its refrigerating capacity is equal to 255 kilowatts. So ito yung 255 kilowatts natin. Ngayon, ang sabi dito, hinahanap yung what is the total power requirement of the two compressor and its COP. So yung dalawa yung hinahanap, power ng compressor, total. So compressor, comp na lang. Then yung COP ang hinahanap. So ngayon, ito yung isang compressor natin. So comp 1, compressor 1, ito yung compressor 2. So ngayon, ang nangyari dyan, so hindi ko na yung explain, pinakita ko lang yung mismong schematic diagram niya or yung equipment arrangement niya. So base dito sa given, ito yung given natin na evaporator at low temperature. So negative ay 255 kilowatts. So at negative 25 degrees Celsius. So in temperature dito is negative 25 degrees Celsius. Okay? Then next, so since meron tayong pressure na 600 kPa, so dito yan, dito naglalaro yan sa flash tank intercooling or FTI. Okay? So ang lumalabas na pressure dito ay 600 kPa. Okay? So, nakaluktong yan dito sa circuit nito. So, ibig sabihin, kung ano yung ano mo dito, dumaan siya dito sa pressure na to, so 600 yan, ito rin 600 din yan, ito rin 600 yung pumasok dito, to 600. So, ibig sabihin, kung anong kaluktong na circuit, kaluktong dito sa circuit dito, sa flash tank intercooling, so, parehas yung mga pressure niyan. Okay? The next is, meron tayo high pressure. So, ang high pressure niyan, is tumapat dun sa compressor 2 natin and then condenser natin. Okay? So, simulan na natin yung ano, pagsasolve ng problem na to. Okay? By using manual calculation. Okay? And then, ikukumpara natin yan dun sa table natin. Okay? So, next. Okay guys, so now, start na tayo sa ano natin, sa problem natin regarding to compressor at to evaporator. So, kanina, binasa ko na yung problem na to. So, ngayon, inote na lang natin yung mga given. Okay, given dun sa problem natin. So, first, given is yung temperature ng evaporator. So, temperature ng evaporator natin is negative 25 degrees Celsius. Okay? Then, binigay yung P-condenser natin. P-condenser. So, picon na lang, lagay ko. So, naglagay is 1,600 kPa. Okay? So, 1,600 kPa. KPa. The next is nagbigay ng intermediate pressure. Okay? Intermediate pressure natin. So, binigay na yung intermediate pressure. So, okay na yan. Hindi na natin siya kukunin. Okay? So, 600 kPa. The next is nagbigay ng ano tayo, nagbigay ng capacity ng refrigerant. So, ang capacity natin is equal to, so ito, evaporator to ng high, okay, high zone.
So therefore, meron tayong 150 kilowatts. Then nagbigay din ng ano? Binigay din yung Q evaporator natin ng low zone. Okay, so low is equal to 255 kPa. Ay, kilowatts. So ngayon, drawing muna natin yung pinakala niya. Tawag doon yung schematic diagram. Okay, so meron tayo dito condenser. Okay, so con na lang. Condenser. Okay. Lakihan natin dito. Tapos, meron tayong dalawang compressor. Okay, so dito meron pa dito compressor. Okay. Compressor. And then next, meron tayong isang evaporator dito. Evap at high. Ito yung high, okay? Evap high. So, lagyan natin ng karugtong. And then, meron tayo dito intermediate pressure. Okay? So, ito yung intermediate pressure natin. Yan yung flush tank. Okay? Flush tank intercooling. So, nabanggit dun sa problem. Ano siya? Flush gas removal and flush tank intercooling. So, it means naglalabas siya ng vapor and then nagbibigay siya ng intercooling papunta dun sa evaporator natin at low zone. Okay? Ito yung low natin. So, evaporator at low. Okay, dagdagan natin dito. And then, since ito ay, ano, may liquid time papasok dito, so meron tayong expansion valve. Okay, nakokonnect dito sa TI natin. Okay, connected. So, ito naman, meron tayo ditong yung expansion valve. Nakokonnect dito sa evaporator natin at high zone. Then, ito kukonnect din sa condenser. Then, next is magkakaroon tayo ng connection dito. And then, meron tayong valve dito. And then, connected siya dito. Okay? So, ito, meron tayong tinatawag na ano, yung flow switch. Okay? Yung flow switch natin dito. And then, itong si low zone mo, si evaporator at low zone is nakakonnect siya dito sa function ng compressor natin. So, comp ano lang, low. Okay? So, yan yung low natin. And then, papasok siya dito sa yung lalabas dito sa compressor natin is papasok siya dun sa flush tank intercooling. So, papasok yan dito. And then, maki-evaporate dito yung steam. Okay? Then, dyan, mag-meet yung evaporator natin at high zone. Okay? Yung mismong ano niya. So, dito mag-meet. Ayan. And then, ito. So, ito, papasok siya dito. So, assume natin na kung ano yung trim mo, kung ano yung steam mo dito, ganun din yung steam mo dito. Okay? So, ito, lagay natin dito. Dito muna. So, kukonek yan dun sa condenser. So, dito, 0.4 na yan. Okay? So, therefore, ito ay 0.2, 0.1. Okay? 0.1 ito. Portion na to. Then, 0.3, yung lumabas dun sa, ano natin, flash tank intercooling, yung steam phase. And then, next is, meron lang tayong, yun dito sa, ano, dito sa condenser natin, which is 5. Okay? 5 na siya. Then, since ito ay parehas dito sa, ano natin, kung ano yung lalabas mo dito, dito, lalabas dito, saka lalabas dito, is parehas lang. So, therefore, ito ay 6, ito rin ay 6. Parehas lang yan ang enthalpy nila. Okay? Then, next is yung, ano natin. Okay, so, ito naman, parehas din na 3. Okay? Kasi nga, wala namang, ano dito, tawag doon, V4 din to, ito ay V4. So, 3 na lang rin ang ilalagay natin dyan. Okay? Then next, itong ano natin dito, yung lumabas dito sa flush tank intercooling natin, ito yung 7, ito naman yung 8. Okay? So, malinaw na yung ano natin, yung diagram natin. So, ang direction nito pa ganyan na, ito naman, papunta dito, papasok, ito pababa, ito papasok dito, ito pababa.
So, yan yung mga direction. Ito naman, papasok dyan. Okay? So, ayan yung mismong schematic diagram natin. Okay? So, dito na tayo. Continue na natin yung solving. Okay, since, ano na tayo? Doon na tayo sa calculation. So, idodrawing pa ba natin yung pH diagram niyan? So, syempre, idodrawing natin. Kasi requirement yan. Siyempre, pag mag-take ka ng ano, exam, so, kailangan meron tayo niyang diagram. Kompleto dapat yan. Kasi yan yung pinaka-foundation natin. Okay? Diyan natin huhugutin yung mga formula. Okay? So, meron tayo ditong R22 na curve. So, since meron tayo ditong lumabas dito sa ano natin, okay, itong point na to, sa low zone, so therefore, yan ay P4. Okay, so, yan ako na, diretso ko na. So, meron tayong tatlong pressure line dito. Pressure line sa low, pressure line sa intermediate, then pressure line sa condenser. Since ito yung 1 natin, ano siya, V4 siya, at point, ano, iba, point 1, pero yung, ano yung pressure niya? Pressure ng evaporator, or temperature ng evaporator. Then, nagkaroon tayo dito ng isentropic constant, or constant S, S1 is equals to S2, is equal to C. So, ito na yung point 2 natin. Then, next. So, since ang ano natin, ang point 3 natin ay lumagpas dun sa ano natin, nagkaroon tayo ng V4 content, okay, na lumabas dun sa ano natin, flash tank intercooling, so therefore, dito siya nakatabi. Okay? So, nag-meet yung dalawa, so, ang nangyari is, nagkaroon ng V4 dito. So, ito na yung V4 natin at point 3. Okay? Then next, since dumaan ulit siya sa compressor, okay, so nagkaroon tayo ng constant S3 is equal to S4 is equal to C. So, ito na yung point 4 natin. Then, second, yung pang-fifth na natin, dadaan siya sa, ano natin, sa compressor, sa, okay, lumabas siya sa compressor, then lalabas naman siya dun sa, ano natin, sa condenser natin, papasok siya. So, ito ay magiging liquid. So, ito yung 0.5 natin. So, si 0.5 ay dumaan dun sa expansion valve natin. So, ito yung expansion valve natin. Itong point na to, expansion valve. So, therefore, parehas ng enthalpy niyan, pero bababa yung pressure. Okay? So, tandaan, ito yung P-con. Ito yung P-intermediate, PIM na lang. Ito naman yung P-evap, low. At low, tama? So, yan yung P-evaporator natin. Or temperature, or ano, temperature sa intermediate or temperature sa condenser. So, ito yung 0.6 natin. Okay? Then, next. So, since ito ay dumaan sa flash tank intercooling, so, parehas lang yung pressure, so, may lumabas na liquid dito, so, magta-touch yan dun sa liquid line natin. Okay? So, ito yung 0.7. So, and then, after that, meron tayong pumasok dun sa, itong 0.7 is pumasok dun sa expansion valve. So, ang gagawin lang is, papababa yung pressure, but the same energy. So, therefore, pababa yan. And then, ito yung 0.8 natin. So, kompleto na yung, ano natin, yung mismong pH diagram. pH diagram. Okay? So, ilagay na natin dito. So, doon na tayo sa solving. Solving problem na tayo. Okay? So, ngayon. Okay. So, ayan na siya. So, sa point 1, since ang given natin, H1, so sa H1, makukuha natin yan doon sa, saan natin siya makukuha? Doon sa H, G, at 1,600, ay, 1,600 tuloy. Doon sa, ano natin, sa temperature na evaporator wherein negative 25 degrees Celsius. So, ngayon, pupunta tayo dun sa, ano natin, sa table natin. Ito yung table.
table ng ano natin, R22 or HCFC. Okay? So lagay kunin natin yung negative 25. So ngayon, negative 25, ito 'yon. Ito 'yon, lumalabas ito. Negative 25 na sa saturation temperature table tayo. Properties. So lumalabas, ang kukunin lang natin diyan is si S1 saka si HG. So ito 'yon. Ito saka ito. Therefore sulat natin dito. So 3 ano lumalabas? 394.9 kilojoules per kilogram. So yan yung ano natin. Then next is yung S1 natin. So sa S1 lumalabas is 1.792. So SG at negative 25. So yan yung point natin. So anong lumalabas? 1.792 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? So nasa point 1 na tayo. Ngayon, punta naman tayo dun sa point 2. Kasi point 2 naman, makukuha natin yan by using H2 is equals to H at pressure intermediate, PIM, PIM na lang, PIMM, pressure intermediate, tapos may condition tayong S2 is equals to S1. Okay? So, ayan na, kompleto na yung ano natin. So, ito, nasa superheated line tayo. So, ngayon, pupunta tayo dun sa superheated table. So, ito, may condition to na S1 is equal to S2. So, ayan yun. Okay? So, hahanap tayo ng parehas na ito, na 1.792. Okay? So, punta tayo dun sa table natin. Table at 600. Okay? So, ito, nandito na tayo sa ano natin, 400 na... 600, ito, 600. Okay, nandito na tayo sa superheated B4. So, puntahan natin yung kaparehas ng 1.792. So, ito, eksakto, 1.792. So, lumalabas, ito na yun. Okay, so, sakto lang, 1.792. So, therefore, hindi na tayo mag-interpolate, ito na agad yun. Okay, automatic, ayan na. Okay, so, lagay natin dito. 421.5 kilojoules per kilogram. Okay, kilogram, okay? Then next, si H3. Si H3, saan natin yung makukuha? Si H3. So, si H3, so since nakatapat siya dun sa V4 natin, V4 curve, so therefore, HG at P intermediate na naman ulit, 600. So, punta na naman tayo dun sa 600, okay? Dun naman sa table ano, sa temperature table. Okay, so hanapin natin yung mismong ano, pressure na 600. Okay? So, since wala to, puro table lang siya. Okay? Meron ba to? Tignan natin kung may pressure table. Okay? Wala. Walang pressure table. Ano lang siya. So, hanapin natin 600 ito. So, dito tayo maglalaro sa ano na to. Okay, sa dalawang point na to. Okay. So, ang pressure niya is 584.1. So, interpolate natin yan. So, pressure, 84.1. Then, yung isa is 600. Dito tayo yung 600 natin. So, 602. 2.6. Okay, 0.6. So, ngayon, si H naman. Si H, kunin natin si H. So, since at HG ang hinahanap natin, so, ito yan. Okay? So, HG. Ito. So, 406. So, therefore, 406.8. Okay? Then, 407.2. Okay? Then, S. So, sa S naman, makukuha natin yan dito sa 1.744. Okay? So, tapat-tapat lang natin. Then, 1.742. Okay? Then, next. Ito na ang kukunin natin sa H3 and then S3. Okay? Using interpolation. So, interpolate natin dito. Okay? Yung mga value. So, lagay natin dito. So, shape is that
stat, tapos yung linear. So, linear tayo. So, kunin muna natin yung 584.1, then 602.6. Okay, so lagay natin dito yung mga value. So, for enthalpy muna tayo. Okay, 406.8, then 407.2. Then, lagay natin dito AC, shift, stat, regression. Then, ano yung nawawala natin? Y. So, lagay lang natin 600. Okay. So, therefore, ang lumalabas na H3 natin is, okay, gawin natin siyang naka-fix. Okay, i-fix natin. Fix. Fix natin by 4 digit. Okay? So, lumalabas ang H3 natin ay equivalent sa 407.1438. Okay? Yan yung unit natin sa kilojoules per kilogram. So, how about si S naman? So, ulit, pundal tayo dun sa data, sa shape, stat, data. So, palitan lang natin ito ng mga value. So, 1.744 then 1.742. Okay, then AC ulit, then recall, then equal. So, 1.74, therefore, dito natin lagay. So, so S3 is equals to 1.7423. 1.7423 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay? So, ayan na. Okay na yung mga value natin. So, ngayon, proceed naman tayo sa pagkuha ng H4. Kasi yan yung mga mahihirap na kunin. Okay? So, dapat may condition tayong ito ay equal sa S4. Okay? S4 to. Equal yan sa S4. So, punta na tayo dito. So, H4 will be equal to H at P condenser. Then, condition niya is S3 is equals to S4. Okay? So, ngayon, pupunta tayo doon sa P condenser. Hahanap tayo ng kaparehas na itong 1.7423. So, doon tayo sa 1.6. Hanapin natin kung may 1.6. Okay, so ito, 1.6. Diretso na siyang 1.6. Then, 1.74. So, wala. 1.7423, wala. So, dito tayo maglalaro. Ito. Okay, sa dalawang portion na ito. Okay? So, lagay natin dito. So, nasa ano tayo? 1.6 kPa. Okay, so superheated. Meron tayong H dito. May S tayo. So, lumalabas dito. Ang ano natin is 429. Yung upper natin. Higher value. Then, 433.8. Okay? Then, next is yung superheat natin, enthalpy na ay ano natin, entropy. So, 1.7736. Okay, 36, then 1.75. Okay, then interpolate natin yan dito sa gitna. Okay, 7423. Okay, 23, tama naman, diba? 7423. So, ayan, interpolate natin. So, ito yung H4. So, equate na natin dito. Okay, kunin na natin yung pinakaano niya. Okay, value. So, stat tayo, shift stat data. So, lagay natin dito yung value, palitan natin to 429.2, then 433.8. Then, lagay natin dito yung 1.73 ay 736, then 1.75. Then, AC, shift stat regression, nawawala natin sa X bar. Then, lagay natin yung 1.7423. Okay? So, therefore, lumalabas is 431.27. Lagay na natin dito. So, 31.27. Okay? Unit is po kilojoules per kilogram. Okay? So, next. So, meron tayong H4. So, H5 naman ang kukunin natin. Kukunin natin by means of ano. Okay, so medyo wala nang space. So, dito tayo sa taas. So, H5 will be equal to HF at 1.6. Okay, 1.6 kPa. Okay, so madali lang yan. Dito tayo sa P
table ulit. So, punta ulit tayo dun sa table na, no? Temperature table. Okay? Na 1.6 dapat yung value. So, dito tayo maglalaro ulit sa ito. Okay? So, kukunin lang natin dyan si HF. Ito yun. Ito yun, yung liquid. So, itong portion na to. Tan tayo maglalaro. So, sulat natin yung value. Kasi dito, pressure. Dito yung enthalpy. So, 1.6 yung gitna. Tapos, lagay natin dito, 1.5. 1.571. Then, 1.6. So, 1.610. Okay? Then, yung itong value na to, 251. Saka 2.3. Okay, ito yun, 0.3. So, ngayon, ito yung H5 natin. Si H5, interpolate lang natin yan. So, ship stat data ulit tayo. Data, then, palitan natin ang value. So, 1.571, then 1.610. Okay, then, gawin natin dito, 251, then 252.3. Okay, then AC, ship stat regression, then 5. Then, lagay natin dito is 1.6. Okay, so therefore, lalabas natin dito is 251.966. 251.967 kilojoules per kilogram. Okay, so wala na tayong kakailanganin. So, since itong si H6 natin is equals to H5, so parehas lang yung value niyan. Okay, 966 kilojoules per kilogram. So, ito naman po problemahin natin. So, problemahin natin itong si HF. Okay, si HF natin dun sa 7. Okay? So, ayan. Lagay natin dito. So, H7 will be equal to HF at 600 kilopascal or P intermediate. Okay? So, kanina, nakuha naman na natin yung mga value niyan. So, ito yun, di ba? Ito rin mismo yung pressure niya. Tama? So, dyan tayo mag-interpolate yung pressure na yan. So, ilagay natin dito. Ano yung pressure? Okay, ilagay natin. 584.1, 600, then 610. 610 yun. Kundi, hindi pala, mali. 602.6. Then, pasok na tayo dito sa, ano natin. Okay, so, punta tayo dito sa may 600 na pressure. Interpolate natin siya doon. 600. So, ito. Ito ba yun? 600 ito. Okay. So, since ito siya. Okay. So, ito yung magiging value ng HF mo. So, 205.9. So, lagay natin 205.9. So, H natin will be 205.1. Then, lagay natin yung isa. 0.9 pala, 0.9. Okay, 0.9. The next is yung 257.1. So, ito yung H7 natin. Wala tayong problemahin. So, ano ulit tayo? So, ship stat data. Palitan natin value, 584.1, then 62.6. Okay, and then 205.9, 207.1. Then, AC ulit. Nawawala natin si Y. So, recall lang. Recall. Napalitan natin ito ng value na 600. Okay? Y ba rin nahanap natin. So, therefore, 206.9314. So, dito na lang natin lagay. 206.9314. Kilojoules per kilogram. Okay, kilojoules per kilogram. So, ito, si H, ano natin, H8 will be equal sa H7. Well, or equal to 206.9314 kilojoules per kilogram. So, kompleto na tayo. Okay, so ngayon, kukunin naman natin yung, ano natin, yung power ng compressor natin. Okay, so, kompleto na tayo ng value. So, ngayon,
kunin na natin. Pero may kailangan pa pala tayong kunin yung mass ng refrigerant dito sa portion na to. Okay? Sa portion na to. Kasi dito may evaporator tayo and then may isang evaporator dito. So ito 0.6, therefore 0.6 sa 0.3 pala yun. Okay? So isulat natin yung solution dito. Okay? So si Q ano pala natin? Okay? Ito lagay natin dito. So si QE natin, QE evaporator low, equal pala yan sa mass ng refrigerant, mass, ano lang natin, mass 1, multiplied by H, ito, H8 na lang, so H1 pala, H1 minus H8. Okay, so dyan natin makukuha yung mass 1, so second, ano naman, second one is yung evaporator high. So makukuha naman natin yan dun sa M3. Okay, sa M3 naman natin makukuha. Kasi 3 yung lumabas, okay? So M3 multiplied by H3 minus H6. Okay, so ito yan. Okay? H3 minus H6. So ngayon, kukunin natin yung pinaka-value nito sa M1. Okay? Palitan natin sa M1. Okay, shift solve na lang natin. Okay. Okay, so since may value na tayo niyan, lagay na natin dito. Okay, so kita na natin din natin kailangan i-start. So lagay natin dito yung sa low. Ano ba yung sa low natin? So 150 kilowatt. Then, yung value ng each one. Anong value ng each one? Value ng each one. So 394.9 minus si H8. Ano si H8? Si H8, ito. Okay, so 206.9314. Okay? So, therefore, lumalabas is 798. So, 798.798. Lagyan natin dito. Okay? 798.798 kilogram per second. So, si M3 naman. M3. Okay? So, close natin yan. So, since meron na tayong value ng ano natin, high natin, ay si low. Mali. Palito. Dapat, 255 pala to. Sorry. Okay, 255 kasi low nga pala tayo. Ang given dito is, ayan, 255. Okay? So, lagay natin dito. So, therefore, hindi yan yung value natin. Okay? So, palitan natin yung si mass ano natin. Dapat ito. Okay, so erase ko to. Hindi yan yung value. Okay. So erase natin. Ay, ano natin. Okay, erase ko muna. Okay. Okay. Ay. So ito. Oh, maling mukhang nagkamali. Sige, kanina lang natin. Palitan ko na lang to. Okay, palitan na natin. Di kasi ako masyadong hindi ko masyado gamay ito. So, lagay natin dito yung okay. Lagay natin dito. So, 1 point okay, medyo lumiit naman siya. Okay, 3. So, 1.3566. Okay, so 66 kilogram per second. So, ito yung tunay. Ito yung isa, mali ito. Okay, ulitin na natin. Okay, ulitin na natin. So, dapat 1.353566 kilogram per second. Okay, so sa M3, makukuha naman natin yan by means of dapat yung nasa taas nito is 150. Okay, so 150 multiplied by H3. So, H3 natin, hindi ito yung value. So, kunin natin dito.
H3. Ayun, H3. Ayun. 47. So 407. So 407.1438. Then si H6 naman natin ay ilan? So kunin natin dito. Kunin natin. So H6. Ayun. 6. So 251.9667. Therefore, ang sagot natin dito is, so lagay natin dito M3. Kasi M3 will be equal to 0.966 kilogram per second. Okay? So, ayan, meron na tayong mga mass. So, makukuha na natin yung formula natin ng tawag doon, power ng compressor. So, power ng compressor, or PT na lang natin, is equals to mass 1, wherein, ito yun. Okay, so, meron tayong ito, low pressure, so, H2 minus H1. Okay, wherein yung mass mo is mass 1, okay, M1. Multiplied by H2 minus H1 plus M3 multiplied by H4 minus H3. So, ito naman yung high natin. Okay? Sa high. Okay? Ito yun. Itong portion na to. Okay, yun yung high. Okay? So, ilagay ko dito yung pinaka-formula niya. So, PT is equals to work or power. Power pala. Power ng compressor at low plus power ng compressor at high. Okay? So, lagay na natin dito yung value. So, PT is equals to point, lagay natin yung value. Okay? So, M1 will be equal to 1.356 multiplied by, so, diretso ko na lang sa calculus, sige, diretso na lang natin para, ano, para sagot na lang agad. So, dito natin diretso. So, ilagay natin dito, 1. Okay. Ay, dyan, di pa tayo sanay dito sa, ano, up na to. So, ilagay natin dito yung value. So, 1.3566 multiplied by H, ano natin? H2. Ano yung H2 natin? So, 421.5, ito yun. Minus yung H1, so 394.9. So, close open parenthesis, plus yung si M3 natin. So, si M3, ito, 0.966 multiplied by H4. So, saan si H4? Ayun. Sa baba. Okay, so 431.27 minus anong ano natin? Yung H3. So, si H3 will be equal sa 407.1438. Okay, then close. Then, enter. So, therefore, ang sagot natin is 59. Okay, sulat ko na lang dito. So, ito lang record. So, 59.4059 kilowatts. So, ayan na. Meron na tayo neto. So, ayan yung total power na compressor. So, sa COP naman, makukuha natin yan sa summation ng Q ng evaporator all over summation ng power ng compressor or PT na lang. So, therefore, lagay natin dito 150 kilowatts yung sa low, then yung sa high naman natin, ay sa, ito yung ano natin, high evaporator, and then low evaporator is 255 kilowatt. Okay? All over 59.4059 kilowatt. So, okay. Lagay na natin yung value. So, 150. Ay, lagay naman natin ito. Okay. So, 150
plus 255, then 59.4059. Therefore, ang ano natin, value natin sa COP is 6.8175. Okay? So, ito yung dalawang answer natin. So, answer in number 1. Okay, answer din dito. Number 2. Question. Okay? So, hopefully, may mga natutunan kayo dito sa calculation natin. No, calculation netong ano natin. Yung dalawang compressor saka 2 evaporator. Okay? So, hopefully, kita-kita tayo sa next video ng ano natin, mga problem natin sa multi-pressure system. And then, tatapusin na natin tong ano topic natin sa refrigeration. Then, siguro, cascade system na tayo. Okay? Then, thanks and then God bless. Bye-bye.